10 pieces, ilalagay natin dyan. Ayan, dalhin natin sa Pinas ang Singapore laksa. Hi guys, welcome back to my channel and you are watching Lady G. So for today's video, magluluto tayo ng laksa. So I'm gonna show you kung paano magluto ng laksa. O diba? Ang bongga, parang ang tangkad-tangkad ko, no? Pero nakapatong na po ako sa upuan. So yun nga, first is gagawa tayo ng laksa paste, which is, and ito yung mga gagamitin natin. So kailangan lang natin ng blender para i-blend natin lahat ng ingredients. So mag-start tayo sa sili. So meron tayong sili labuyo dito. So meron ako ditong 10 pieces na sili labuyo. Pero kung hindi naman kayo mahilig na maanghang, eh bahala na kayo mag-adjust kung ilang sili yung gusto nyo ilagay. Pero kung gusto nyo naman yung sobrang anghang, yung parang uusok na yung mga puwet nyo dyan, is pwede naman din kayo magdagdag. Sa akin lang is mga 10 siguro, ganun. So ayun, 10 pieces ilalagay natin dyan. Actually nga, mahilig talaga ng maanghang yung asawa ko. So, alam mo yung minsan na yung parang sobrang anghang na sa akin, sa kanya is hindi pa maanghang. So, I think baka kulang tong sili na to. Pero syempre, lalagyan ko is mga ganyan lang karami para naman makakain ako, di ba? And then, next one natin is ginger. So, siguro mga ganito kalaking ginger like lalagyan natin. Or mga siguro 2 to 4 tablespoon na ginger. So, mag-chop lang tayo ng ginger dyan. And then, so, maganda-maganda to sa mga mahilig sa laksa, yung mga ganyan. Sa mga kababayan nating nagpunta na dyan ng Singapore, nakatry na ng laksa. So, ayan, dalhin natin sa Pinas ang Singapore laksa. Yun nga lang, yung ibang ingredients dito, yung mga powder dito is, medyo mahirap siyang hanapin. Pero, in case naman hindi nyo siya mahanap, is okay lang naman, hindi naman siya ganun ka, ano. Kasi meron ako nahanap kanina, yung cumin powder, kasi hindi ko nga siya nahanap. Maganda sana yon para as in talagang bongga na. But well, don't be sad. Ano lang yung meron natin dyan, is okay lang din naman. So, i-chop-chop ko lang niya para hindi masyadong mahirap sa blender. Ayan. So, kung hindi naman kayo mahilig sa ginger, huwag niyo naman masyadong lagyan ng marami. And then, the next one is yung onion natin dyan. So, meron ako onion dito. Ang laki. So, i-half lang natin siya. Next natin is garlic. Four cloves of garlic. Ganyan. And then ngayon is gagamitan na natin ng ating... Oh, sorry. Nakalimutan ako pala. Char lemon. So, meron ako ditong lemongrass. So, gagamit ko is dalawang stick ng lemongrass. So, i-chop lang din natin yan. So, tanggalin lang natin mga dulo-dulo. Magandang gamitin yung pinakadulo niya. Yung ganyan, yung makapal yung ano. Yung sa manipis dito, kahit tanggalin na natin yan, hindi na natin niya kailangan. So, meron ako dito mga powder. Isa is turmeric, coriander, and chili powder. O, diba, bonggang-bongga na. Kung talagang pili mo yung maanghang is bonggang-bongga na itong chili powder. So, dahil natin yung ating turmeric powder. Kailangan lang natin ng 1 teaspoon ng turmeric. Ito kasi, pampaano to, para yung maganda yung kulay ng ating laksa. So, yan. Ginagamit ko rin to kapag ka naglulugaw ako. So, ayan. 1 teaspoon. Chili powder, 1 teaspoon lang din. Alam niyo, dati hindi ako mahilig masyado ng manghang. Yung mama ko naman, mahilig naman siya magluto ng laging may sili.
Kaso yung tipong hindi naman yung as in super duper. Hanggang sa nung nagsama na nga kami nitong asawa ko. Makain siya ng sili talaga. So ayun, hanggang sa katagalan, nahilig na rin ako sa mangkang. Hanggang sa makain na rin ako ng sili. So next natin is yung coriander natin. So ganun din. 1 teaspoon lang din. Ito, maganda kasi itong pwede rin naman na wala nito. Okay lang naman. Optional lang naman to. Kaso, mas maganda din siyang meron talagang siyang kahalo nito. Kasi, ito yung talaga nagbibigay talaga ng aroma. Then, next natin is ang ating bagoong. Ito, ang ating bagoong. So, ang gamit is yung Barrio Fiesta. Kasi meron yung ano, sa mga Pinoy store or Giant, ayan, nakakabili ng Barrio Fiesta. Lagi akong merong ganyan. So kailangan lang natin ng 1/4 cup ng bagoong. Or, kayo na magtansya kung gano'n nyo gusto karami yung bagoong. And then, the next one is water. Lagyan din natin ng 1/4 cup ng water. One is ang ating oil. Lalagyan natin na for the oil, kahit naman ano yung gusto nyong gamitin na oil, pwedeng cooking oil, coconut oil, or kahit anong oil yung gusto nyo. So, akin is gamit ko lang is yung olive oil para kahit papano is medyo healthy naman tayo. Gusto ko itong nabili namin kasi meron na siyang ano-ano, kasama na yan talaga dyan. So, ayan, kailangan lang natin ng mga 1/4 din. Ayan! So, itong blender, guys, mapapansin nyo, is pang ano talaga ito eh, pang smoothie blender siya. Pero, ginagamit ko ito kapag nagbe-blend ng mga spices, ganyan. Kasi, hindi naman kami mahilig gumawa ng smoothie dito sa bahay. So, hindi siya nagagamit. So, hindi na natin siya gamitin. So, ayan, and then ready to blend na siya. Oh my God. Ginagawa mo! Tingnan niyo yung kulay! Bongga, oh. Kita nyo, kita ba yung mga sili-sili natin? Ay, bongga na! So, ayan guys. Andito na yung ating mga gagamitin para lutuin yung laksa. Ito lang yung gusto naming ingredients. So, depends pa rin sa inyo kung ano yung gusto nyo ilagay sa laksa nyo. So, meron kami ditong clam. So, mama, ito, iboboil ko. And then, yung pinagamitan ng pag-boil dyan, yun yung gagamitin natin para lutuin tong noodles at saka yung ibang ingredients. So, meron tayong clam, meron tayong prawn. Tapos, eto is, tawag dito is taupok. So, ayan is dried tofu siya. So, pwede rin kayong gumamit ng tofu. So, ano lang naman, kung gusto nyo lang din naman yung tofu na ilagay sa laksa nyo, nasa inyo pa rin yun. So, eto is yung fish cake, then yung ginagamit nating noodles ng laksa. Ito yung thick vermicelli. So, yun yung mga ginagamit na ano, guys. Yun yung ginagamit for palabok din, ganun. Meron tayo dyan coconut milk. Take note, guys, ha. Itong coconut milk is coconut milk, ha. Hindi yung coconut cream, coconut powder. Iba yon. Kailangan is coconut milk yung gamit nyo dyan. And then, yan yung blend natin kanina. Yes, let's start the pagluluto na, guys. So, ito pala yung sinasabi ko sa inyong noodles, yung thick vermicelli. So, ayan. And then, ito yung sinasabi ko sa inyong coconut milk. Iba yung coconut cream, ha? Kailangan ganito, guys, coconut milk. Sa laksa naman, ito lang yung talagang prefer naming gamitin. Kasi ito talaga yung pang laksa na noodles. Pero, nasa inyo naman kung anong noodles yung gusto nyo. Kung hindi kayo makakita ng ganyan, pwede nyo rin naman gamitin yung noodles ng spaghetti. Nasa inyo kung ano yung gusto nyong gamitin. So, ayan guys. Binoil ko lang yung clam dito. So, pwede natin siyang i-ahon na.
Saglit lang dapat to guys. Siguro mga, basta pag nag-boil na yung water, ayan, pwede nyo nang i-off yung apoy dyan. And then, nalagay na, iset aside na natin siya. So, nilagyan ko lang yun ng salt and pepper. Para mamaya guys, dito sa soup na to, doon natin ilalagay yung ano, noodles, ganon, prawn, ganyan. And guys, magpapainit lang tayo ng pan. Tapos, andito na yung ating blinend kaninang laksa paste. And then, ilalagay na natin yan dyan. Hintayin lang natin siyang mag-boil. Meron dapat tayong hinihintay dyan para ano, kailangan yung magpo-form siya ng mga maliliit na bubbles. And then, ilalagay natin yung ating leaves. So, meron ako ditong leaves na curry leaves and laksa leaves. Optional lang naman to kung gusto niyo lang naman lagyan. Pero kasi gusto kong lagyan niya para as in talagang bonggang-bongga yung ano ng pagkalaksa natin. So, even na meron na tayong nilagay kaninang oil dyan, lagyan din natin ng kaunting oil. Kasi diba, alam niyo naman kapag kalaksa yung may pagka, alam niyo, oily-oily, ganyan. Papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi kong bubbles-bubbles dyan. Para mga nag-sparkle tayo mong cheddar. Ang bango! So dito guys, kailangan naka-ready din natin yung mga ilang condiments natin. Eh, nilagay ko lang siya dyan lahat kasi dyan yung ano. Parang hindi ko na siya tanggalin isa-isa. So mamaya kasi kailangan din natin lagyan ng sugar. Mahilig ako maglagyan ng sugar eh. Pero yung konti lang, then kakailangan din natin ng patis. So, depends yan kung gaano kaalat yung gusto nyo. So, i-ready nyo lang yung iba nyong condiments dyan in case na kailangan nyong i-adjust yung taste, ganyan. So, meron din tayo dyang water and yung ating coconut milk. So, meron ako ditong 4 cups ng coconut milk. So, yan. Ready ka na ba? Oh, ayan o. Medyo nagpo-form na siya kapag ka nagbabubbles-bubbles ng konti dyan sa gilid-gilid or sa gitna. Mamaya, ilalagay na natin yung ating curry leaves at saka yung laksa leaves. Guys, so kapag ka nagaganyan na, ilalagay na natin yung ating leaves. Yeah. Para bonggang-bongga na. Optional yan, guys, ha. Hindi naman as in required na ilagay yan. Gusto ko lang lagyan yan para as in yung aroma niya. Ayan, naamoy na. Diyos ko lang. Ang bango. Ang bango niya talaga kapag nilagyan ng ganyan. So, wait nyo lang ulit. Kapag medyo kumukulo-kulo na, nalagyan na natin yung ating coconut milk. Diba meron tayo dito sobrang ano, nilagyan ko ng coconut milk para hindi masayang. And then mamaya, titikman-tikman natin kung ano yung kulang pang lasa dyan, diba? So, pagka ayaw nyo masyadong malapot siya, ayan, lagyan nyo ng marami-raming tubig. Depende sa inyo, mga 1 cup ganyan. So, ayan guys, hintayin lang natin mag-boil. Pero bago siya mag-boil, ilalagay na natin yung ating tofu. Yung tofu natin siya, yung dry tofu. So, ganyan siya guys. So, dry tofu siya. So, inislice ko lang siya guys. Ayan siya. And then, ilalagay na natin yan siya kasi ang purpose nito is i-absorb niya yung soup. So, kapag kinain mo, talagang nandoon yung soup niya nasa loob ng dry tofu natin. Ulitin ko guys, depende sa inyo kung gaano ka creamy or gaano ka soupy yung laksa soup natin. Tapos na yung ating laksa soup. So, gawin naman natin yung paglalagay ng ating mga ingredients sa bowl. Ito nga yung tubig na ginamit natin kaninang pag-boil ng clam. So, i-reheat lang natin yan. Then, dyan natin ibababad ang ating noodles. So, ganyan lang. Not boiling, why? The soup, water. No, it's fine. It's hot already. Must be boiling. It's fine. Sana siya na lang yung nagluto, no?
So ito naman is nasa ilang naman kung gusto mo. Pwede namang isalo mo na kaagad doon sa soup mo. Ito lang, pinapakita ko lang sa inyo kung paano yung ginagawa dito sa Singapore. Kapag kakunyari bumibili ka ng laksa, hindi kasi nakahalo kadalasan yung mga ingredients. So ganyan ginagawa nila. Ayan, makikita nyo, diba? So ito guys, hindi siya binuboil ah, yung as in binuboil na ano, na noodles. So ganyan, okay na yan. Saglit, siguro mga 1 minute mo ibababad and then pwede na yan. Ayan, konti lang yung gusto kong noodles kasi maliit lang yung ating bowl. So after that, maglalagay ako ng prawn. Siguro mga 3 prawn yung gusto ko. So ayan, pwede na yan. Natanggal ang ulo. So ginawa ko guys, tinanggal ko lang yung balat ng katawan niya para madali nang kainin, 'di ba? And then iniwan ko lang yung ulo para medyo maano pa rin. May katas pa rin. Natanggal ang ulo. So next is ang ating fish cake. So ganyan lang ang gusto ko. And then ito yung ating clams, oh. Yon. So ayan ang aking laksa. And then lalagyan na natin ng soup. So ayan na yung soup natin guys. Alamang. Ganyan na magiging ano yung tawpok niya. Oh my god. Ayan na! Hala! Wrong one was! So siya naman gumagawa ng kanyang laksa. So nilagay niya na lahat dyan. Yung fish cake, yung noodles. Ayan. Ganyan yung trip niya. Hindi mamaya siguro yung prawn and yung clam. Oh my god, ayan yung laksa natin. And then lalagyan ko lang siya ng mga gusto kong ilagay. So meron tayo ditong chili. Ayan, diba? Paanghang na yon, chili pa rin. Tapos yung fried garlic andyan. And then ang ating parsley. So ide-decorate lang natin guys. Wait first. Busy yung isa doon, no? Gagawa siya ng kanya. So, tikman na natin, guys. Wow! Grabe, guys, yung kanya, oh. Sarap. Tignan mo yung, ano? Tignan mo yung pagka-red. Para naman sa akin. Pero maanghang din. Ang bongga naman ang nilagay mo. Ang dami. Kain tayo. With my babe. Sarap, babe. Sarap. Approve. Oh. You remember how the... Sarap. I love your fight with katong laksa, eh. Really, you maintain this? Nice. Yung katong laksa, yun yung famous talaga na na laksa dito sa Singapore. Pwede na raw. Pwede raw lumaban sa katong laksa. Try nyo na guys.